Hello mga kamix, kumusta kayo dyan? Bali, ngayon gagawa tayo ng pachamba. Pachamba na pagkain. Yung ano, para siyang tinapay. Pero pachamba lang to ah. Tapos, ito ang kailangan natin. Flour, tapos mantika, tapos gatas, tubig, tapos yeast, tapos baking powder, vanilla, tapos cheese, tapos cheese ulit, curry, tapos dalawang itlog, biscuit, tapos asin, sugar, and ito yung mga papalaman natin, yung anong tawag dito, hipon, tsaka yung ruman kung sa Arabic, sa ano pa, kung sa atin pa yan, anong tawag dyan, yung may bomba, tsaka granada. Sige, mag-umpisa na tayo. Bali, paghahaluin lang natin yung ating mga ingredients. Teka lang. Magmamadali. Kasi masyado tayong nagmamadali ngayon. Kulang tayo sa oras at magtatawag na ang ating among. Bali, dalawang baso ng flour. Dalawang baso. Ayan. Tapos yung dalawang cloak. Tapos yung balagay tayo ng baking powder. One half ng spoon. One half. Lalagay ko na lang pala mamaya dyan sa ano. Tapos ito yung vanilla. Tapos, yes. At ang ating asin. Kunti lang. 1/4 ng teaspoon. Tapos, 1 cup ng sugar. At ang ating konting tubig. Maglalagay din tayo ng ating mantika. Mga isang kutsara. Bali 1/4, bali half to, kaya dalawa kasi para isa. Char! Lalagyan din natin yung ating cheese. Maritatlo. At maglalagyan din tayo ng ating gatas. 1, 2, 3, 4. Bali, dalawang kutsara. Kasi half-half lang itong ginamit ko. Kaya 4. At maglalagay din pala ako dito ng yogurt. Nabuksan ko na. Ito po yung gamit kong yogurt. Para po kasi lumambot. Pampalambot po kasi itong yogurt. So, 1, 2, 3.
Bali, 2 kutsara din. Dahil yung pa rin ang gamit kong kutsara. Tapos, magmamas na tayo. Mamas lang natin siya. Huwas muna ako ng kamay. Naghugas na ako ng kamay, pero maghugas uli ako ng kamay. Kasi magkakamay lang ako. Parang mas sanay kasi ako sa ano, sa pagkakamay, kaya magkakamay lang tayo, char. Halo-halo muna natin sa konti. Dapat kasi ngayon, maya-maya hugas ng kamay dahil may corona, char. Yan, magkamay na tayo. Parang kakain lang. Bismillah. Ito ang ating patsambang patayr. Hindi ko alam kung anong kakalabasan nito, pero try pa rin natin. Lagyan natin siya ng cheese para malasang cheese. Bali, ayan. Medyo matubig-tubig siya, kaya magdadagdag tayo ng ano, flour. Flour. Harina. Api-api. May flour-flour pa. Magdagdag tayo ng harina konti. Medyo matubig-tubig. Ganito ang patsamba. Char, maya-maya dagdag. O, dagdag tayo ng mantika. Konti lang para lang hindi siya dumikit. So dito na sa kamay ko. Diyos ko. That's the way. Patsamba lang kasi kaya yan. Hindi natin alam kung ano yung tamang measure. Measure talaga. Basta nga nuin nyo lang, pagka hindi na dumikit sa kamay nyo, ibig sabihin, okay na siya. So, mata. Dagdag ulit tayo ng floor. Naparami yata yung COVID natin eh. Pero konti lang yun kasi ano lang yun. 1/4 lang yun ng ano. 1/4 lang ng cup. Pagka yung ano niyo, yung patayar niyo ay masyadong matubig, dagdag kayo ng konti-konting flour. Tapos, kung ano naman yung masyado siyang madikit, imas-mas niyo lang siya. Tapos, maya-maya naman ay kung madikit pa rin siya, maglagay kayo ng konting mantika para hindi siya masyadong dumikit.
kasi pag nagdagdag ka naman ng nagdagdag ng ano, ng arena, titigas siya. Kaya instead of arena, mantika na lang. Kasi konti lang yung tubig natin eh. Ano kasi dito yung kung paano ko siya mabibilog kasi bilog na tinapay yung gagawin ko. Kaya kailangan ko makuha yung anong tawag dun? Basta kailangan ko siya mabilog. Pag nabilog ko siya, yun, pwede na. Pag gagawa kayo ng patayan, maglagay kayo lagi ng yogurt kasi yung yogurt pampalambot yun para lumambot yung ano, patayar niyo. Pero ang sabi nila yung ano, yung itlog, hindi yun ano, hindi nila advice na pag gumawa ka ng patayar, lalagyan mo ng itlog kasi mas lalo daw titigas. Pero yun, gusto ko sinang may lasang itlog eh. Tsa. So mas muna tayo. Siguro ano, 'di ba ang ano natin kanina ay 2 cup ng arena. Bali ay 2 cup at saka 1/2. Bali siguro mas maganda kung 3 cup na lang. Kasi siyempre 'di ba nagdagdag-dagdag ako ng ano, arena. Ito nabibilog na siya kaya lang konti pa. Masyado siyang ano, matubig. So gawin mo na lang ano, 3 cup. Kasi medyo madami-dami yung nadagdag natin na ano. Kasi gawa ng tubig, tapos yung mantika, tapos yung yogurt. So, ayan. Pwede na ba siya mabilog? Pwede na po siya mabilog kasi nabilog na siya konti. Maglalagay na lang ako ng mantika mamaya pag ginawa ko na. Bali, papabayaan muna natin siya ng mga 1 hour. Lagyan na natin siya ng konting mantika para tumaas. Ganun. Kasi mainit yung mantika. Pag linagyan mo muna mantika, magtataas siya. Hindi pa madikit yung ano, yung ating kamay. Teka, birugin lang muna natin siya. Dahil madikit pa rin. Yan ang ating pachamba na dough. Pachamba dough. Ayan, tatakpan natin siya at ilalagay natin sa medyo mainit-init na ano, lugar. Char! Mainit-init na lugar, lagay mo sa labas. Kaya pala ako nandito sa kusina kasi nagluto ako ng kanin with rice. Yan. Char! Para may mga tanghalian yung mga ating kamil-kamil. Kaya yan.
paglutuan natin sila. Step 2, bali ang gagawin natin ngayon ay yung ating palaman. Yung ipapalaman natin sa ating gagawing bread. Bali ito, yung, anong tawag nito sa atin? Nakalimutan ko eh, granada nga. Kulit. Tapos, halagin din natin siya ng curry. So, paghahaluin natin yung granada at saka itong curry. So, babalatan ko muna yung, babalatan ko muna yung granada. Bali, tignan natin kung ano yung laman nito, kung mapula ba, o mapak, ano ngayon? Maputi, o kahit ano. Char, basta ihalo natin siya dun sa ano. Oh, wow, ang pula. Ang pula ni Lolo. Yan. Tayo ay magbabalat. Hindi ko alam kung anong lasa nitong ano ah. Patayar na may ano. May rumman. Pero ito yung gusto ni Bro Hilda. At ito yung patsamba-tsamba niya. O kaya gawin natin. So magbabalat muna tayo. Ngayon parang nagaano ka lang ng mais-mais. Mais-mais. Mahal to sa atin. Yung isang piraso, 100 plus. Kaya mahirap kumain ng ganito sa atin. Imbis na ibili mo ng ganito, bumili ka na ng 1 kilo ng bigas. Pero dito sa kanila, mura lang to. Madami silang ganito eh. At ayan mga sis, nabalatan na natin ang ating roman. Tapos yung ating cheese. Bali, paghahaluin yung natin yung cheese at saka roman. Lagyan na natin. Hindi ko alam kung paano ito paghahaluin. Kasi nga, patsamba lang ito. Kaya, yan. Yung roman kasi pag na, ano, nababasag. Parang nadudurog. So, dahan-dahan lang para hindi sila mabasag. Ayan, nahalo na natin. At doon naman tayo sa step 3 para doon sa ating hipon na palaman. Takpan muna natin itong ating roman with cheese. At ayan mga kamix, nasa step 3 na tayo. Dito naman sa step 3 ay lulutuin natin yung ating hipon. So ito siya, ang ating hipon. Dali, kailangan din natin dito ng sibuyas. Tapos bawang. At dahon ng sibuyas. At bell pepper. At parsley. Ano ba to? Parsley ba to? O, basta hindi ko alam siya kung ano sa atin. Ano siya dito? Yung McDonald's. At yung kailangan din natin ng cas. Kailangan din natin ng magic sarap. Galit karona. At ang ating magic. At kailangan din natin ng yung roman na sauce. Ano ba yun? Dapat ganun pala. Yan. Okay lang natin. At black pepper. At syempre asin. At kailangan din natin ng mantika. Ang papasok siya ng mantika ko. Malaki. At kailangan din natin ng chicken curry na powder. So, ayan lang. Bali, magigisa na tayo. Let's start! Guys, magigisa na tayo. Yan. Half lang yung makikita nyo kasi walang patungan. Sir. Thank you.
Paper. So, ilalagay na natin ang pastry. Ang dahon ng sibuyas. Ganyan natin ng konting maji. Maglagay tayo ng konting tomato paste. Ito natin ilagay ang ating bacon. Sobrang bango. Ang bango talaga. Wow. At maglalagay tayo ng konting magic syrup. Sure.
Wala na sa'yo, Gigi. Wala na naman sa'yo. Wala. Ano daw ang sakam niya? Ayaw. Ano sa'yo? Yan, may Arabic tayong kasama. Diyan. Lagyan natin ng black pepper. Konti lang. At konting asin. Ayan, may nagwawala pa. At maglagay na rin tayo ng chicken curry powder. At half ng sauce. Bali, kaunti lang ito kasi masyado siyang malasa at masyadong matapang. So, yan. Masyadong matapang pero hindi ka kayang ipaglaban. Antayin lang natin na maluto. Ang ating chicken. Takpan muna natin ng konti. Siguro mga 10 minutes tatakpan natin at ito ay maluluto na. Hindi naman siguro 10 minutes, masyadong mahaba. Ayan mga kamit, mga kamit na loko. Nakalimutan pa lang sabihin, maglagay kayo ng konting asukal, pampalasa, para mag-aagaw yung asin ay asin at saka asukal. Bali, masarap siya. So, ayan, maluluto na. At doon naman tayo sa ating dough pupunta. So, ayan, patay na natin at luto na siya. Oh, ayan guys, ito yung ating paglulutuan. Yan, dyan tayo magluluto. Lalagyan lang natin ng konting mantika. Ay, kabayo. Ay, kabayo. Kabayong buntis. Tapos lagay-lagay lang natin. Hindi ako sanay mag-ganito kasi minsan kadalasan talaga ginagawa ko kamay-kamay lang. Siyempre, naguhuwas naman ako ng kamay, kaya ano. Pero dahil nga may ano, baka magka-corona tayo. Char, huwag naman saan. So, may nag-ano sa likod natin, may nagdarakda. Si Rona. Kapagising lang din naman ni Rona. Pero, ano, ganyan. Tapos, lagyan natin ng konting harina para hindi masyadong dumikit. So, tignan natin kung anong kalalabasan ng ating pachamba na tinapay. Tiyo! Bakit ba tumatalong yung pakit ng mantika? Ayaw ko magawa-gawa dito sa ano, sa bahay namin kasi madaming ano, madaming tao. Pag nagising na silang lahat, maingay. So, ito na yung biskuit natin, yung tatlo nating biskuit. Dudurugin lang natin to para ilagay natin sa taas ng ating pataya. O, ayan mga kamiks, ito na yung ating dough. Medyo lumaki na siya. Ng konti. Bali, linagyan ko lang ng konting mantika yung aking kamay.
at bibilugin na natin. Kasi ang ano lang natin dito is bilog lang. Bali, ano lang siya. Para mas madaling mabilog. Ano yun lang siya, ganun-ganun. Simple yung bilog lang ang ating kailangan. Pero ayaw ng ano, ng amo ko na masyadong malaki, kaya laytan lang natin. So, ganun. Wow! So, papakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano na yung matatapos ko. Dahil baka humaba ng humaba yung ating dito. Hindi naka-access sa ano. So, isa yung sa amin, no? Isang okay. Ano? Teka lang. Ano? Pasensya na kayo. Teka nga lang. So, ayan. Ano na dito? So, yung mga potato na dito, kaya medyo maingay-ingay dahil gising na yung mga amo at gising na rin yung mga basta gising na yung mga tao dito sa amin. So, pagpasensya nyo na, maraming background. So, ayan. Bali, ayan mga kamix, ang ating nagawang bilog-bilog. At meron pa rin naman natira sa atin na dough. At ililipat na lang natin yung sa kabilang ano. Gagawin na lang ulit tayo ng mga bilog-bilog. Bali, ito ang aking itlog at saka fresh milk. Ito ang iaano natin sa kanyang top. Parang ganun-ganun lang. Char. Parang himas-himas lang. So, ayan. Kung gusto nyo lagi makapanood ng mga pagkain pachamba, mag-subscribe kayo at pindutin nyo na rin ang bell button para ma-update kayo sa ating mga bagong pachambang pagkain. Tsa. At siyempre sa mga iba't ibang ano, mga videos na gagawin natin. At kung mayroon naman kayong gustong ipagawa, comment nyo lang at try natin, susubukan natin kung kaya natin gawin. Share nyo na rin para makita din ng iba at para makapatsamba na rin ang ibang kakilala nyo. Tapos, bubudburan natin siya ng yung biskuit na kinrak natin. Para may lasa. Para may lasa lang talaga. Para siyang ano-ano, yung pandesal. Char. At ayan mga kamix, ilalagay na natin siya sa ating oven. At antayin na maluto at magbilog-bilog ulit tayo para sa susunod na ano, bilog. Char. Bali, ayan mga kachamba, nakagawa na ulit tayo ng isa pang tray ng bilog. So, lulutuin na ulit natin. Pero yung nasa oven pa yung una dahil hindi pa luto. Mamaya papakita ko sa inyo pag naluto na siya. Bari ayan mga kachamba. Ipapakita ko sa inyo kung ano na ang naging itsura niya. Diyan sa loob ng ating foreign. Lumaki na siya. Akala ko hindi siya lalaki kaya linakihan ko yung bilog. Yung pala lumaki din. Tsa. O sige, sarado na natin. Bari ayan mga kamix. Luto na ang ating unang ginawa. Malambot siya. Tapos, kaya lang hindi siya masyadong umangat. At ngayon ay gagawa tayo ng sauce. Para pang sauce natin sa loob. At ilagay na natin yung iba natin mga pandaman kunwari. Char. Ayan guys, gagawa tayo ng ating sauce. Gagamit tayo ng mayonnaise. At yogurt ulit. At tahaniya. At black pepper. At asin. 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 At kung may lemon, lagyan nyo ng lemon. Mga ano. Isang kalahati lang ng kutsara. Para may lasa. Kaya lang wala kasi kanyang lemon. Taghirap tayo ngayon.
Yan, isang kutsara. Ay, isang buo yung ilalagay nyo na yogurt. So, yan. Sino yun? Tapos, lagyan nyo ng isang kutsarang tahaniya. Ng isang kutsara lang. At siyempre, isang kutsara. Ay, kabayo. Ano yun? Isang kutsara ng mayonnaise. Wala nang laman yung mayonnaise. Chef. Kung may lemon kayo, maglagay kayo ng lemon. O kung sa Pilipinas, ay maglagay kayo ng calamansi. O yan. Isang kutsara. Tapos, counting black pepper. Karoon lang, patak-patak lang. At counting asin. Since wala tayong lemon, wala talaga tayong lemon. So, ayan. Halo-halo na lang natin. Mix-mix lang. At ayan, guys. Ang gagawin natin ngayon ay hahatiin natin sa kalahati. Tapos, aalis natin yung laman loob. Ganun. Ang init naman. Ano ba yan? Alis ko muna yung mga laman loob niya. At papakita ko na lang sa inyo kung anong gagawin natin ulit. At ayan mga kamix, naalis na natin ang mga laman loob nila. Ang una natin gagawin ay lalagyan natin siya ng sauce. Ganun ito. Ganyan. Papalamanan mo lang. Tapos magkabilaan ang lagay nyo para medyo malasa-lasa. At ilalagay na natin ang ating palaman na hipon. So, ganyan lang siya kadali. Ay, nahulog. At tatakpan mo na lang siya ulit. At ganyan ang magiging itsura niya. Ayan. Bali, lalagyan ko na muna. At nagmamadali na si Bropa. At lalayas na daw siya. Papakita ko na lang ang sa kabila yung saruman. At ayan na mga kamix. Ang ating nagawang tinapay na may hipon. Ayan. So, try natin kung yummy ba. Subukan natin kung masarap. So, kagatin na natin. Grabe, ang sarap. Try nito sa bahay nyo. Igawa nyo yung mga amo nyo ng ganito. Yung doon sa mga baguhan dito sa Saudi. Gawa-gawa kayo ng pagkain ng amo nyo. Kasi alam nyo yung mga amo. Pag may mga alam-alam kayong pagluluto, yan. Medyo mapapalapit sila kasi matakaw sila. Tsaka joke lang. Sige, nagawa na tayo ng step 2. Mga pachamba, gagawin na natin yung ating pangatlo. Tsaka ano ba, nabubulol ako. Yung ating roman at saka cheese. Bali kasi tinikman ko siya, kung cheese lang siya at saka yung roman, lasa lang siyang ano, roman. Kaya lalagyan na lang natin siya ng, ay kabayong buntis na tapon. Ay, lalagyan na lang natin siya ng konting sauce. Yung pa rin yung ano, yung roman din siya. Kaya lang ay sauce lang siya. Para magkaroon naman ng lasa ang ating konti lang. Kung masyadong marami. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, matapang ito. Pero hindi kayo kayang ipaglaban. Tsa! Haluin lang natin siya. At nag-iba tayo ng ano, location, sa location. Kasi lobat ang ating cellphone at kailangan natin mag-charge. Teka lang. Siyempre, itong ating tinapay.
Yan. Naalisan ko na sila ng mga laman loob. Sir, laman loob talaga. At itong atin kas. Ano nga yung tawag nito sa atin? Cabbage? Ay, hindi yata siya cabbage. Tanga. Ano nga yung ano? Basta, ano siya, meron dito sa atin. Nalilimutan ko yung pangalan niya. Basta dito sa ano cast ang tawag nila dito. At siyempre yung ating sauce. Bali, lagay natin ng sauce. Papakita ko sa inyo kung paano gawin. Bakit ba natutumba? O, halimbawa ganito. Lagyan lang natin ng konting sauce din na yung ginawa natin kanina. Yung mayonnaise at saka tahniya. Tapos, lalagyan lang natin siya ng ating ang mga tawag nito. Ang layo naman. Ang layo. Ganyan. Let's see. Lalagyan lang siyang ganyan. Tapos lalagyan mo lang din siya ng kaunting ganun. Palabasin mo lang. Parang design lang. Tsa. Parang design lang. O, ayan. Bali, ganyan ang magiging itsura niya. Kita niyo ba? Hindi ko kasi nakikita kung nakikita niyo o hindi eh. Bali, ganun ang magiging itsura niya. Bali, lalagyan ko muna silang lahat-lahat. Dahil para makalayas na rin si Broha. At makapagpahinga na din. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Ayan mga kamix, tapos na ang atin pangang number 2 na pachamba. Char. Bali, titikman na natin siya kung ano bang lasa. Wait lang. Ito, tikman natin. Asan na ba? Ba't di ko makita? Okay. Bismillah. Okay naman ang lasa niya. Siyempre, lasa na roman siya. Masarap siya, kaya lang medyo maasim dahil maasim yung ating roman. Hindi siya matamis. Kaya yun lang maasim. Pero kung siguro kung matamis-tamis yung roman natin, ano siya, mas masarap. So, ito yung gawa natin ngayon. Papakita ko sa inyo. Ito yung ating tinapay na roman, tapos yung ating tinapay na hipon. Bali, ngayong araw na to, dalawa ang ating nagawa. Mag-comment lang kayo kung may gusto kayong papagawa na pagkain. Try natin kung kaya natin gawin, edi gagawin natin. So, bye! Thank you sa panonood. Thank you, bye-bye!